Pero Pepe galit na galit dito kay Suwi, lalong-lalo na sa kanyang nanay na pipirma sana sila ng DNR kung saan nga kung sakaling nga magiging critical muli o magiging nasa panganib yung buhay ni Dr. RJ ay hindi na nila i-revive ng mga doktor. Kaya naman ang nalaman nga ni Lolo Pepe ang nangyari dahil na rin sa tinawagan siya ni Annalyn ay galit na galit at sumugon sa hospital itong si Lolo Pepe. At dito nga ay nagising na nga itong si Dr. RJ pero ikinakagulat ng lahat nang hindi maalala ang mga nangyari ng maaga sa kanya. At yun nga ay galit na galit itong si Lolo Pepe dito ngayon kay Annalyn kasi nga sinabi ni Dr. Tanyag na may tumulak daw sa kanya sa hagdan sa fire exit at yung naalala niya ay yung pangalang si Annalyn. At hindi niya nga alam at kilala na itong si Annalyn ay anak ni Dr. Tanyag. Kaya naman galit na galit ngayon at nagdududa itong si Lolo Pepe sa kung totoo nga bang ginawa ni Annalyn ang pagtulak sa kanyang ama. At yun nga ay sinumbatan nga ni Lolo Pepe itong si Annalyn kung siya nga ba ang tumulak sa kay Dr. Tanyag. Ngunit matigas na sinabi ni Annalyn hinding-hindi niya magagawa ang krimen na yon sa sarili niyang tatay. Alam naman natin na sabik na itong si Annalyn na makasama at makapiling yung kanyang tatay pero yun nga ay sa kunting panahon lang na pagsasama nila bilang ama at anak ay ito pa ang nangyaring trahedya dito kay Dr. Tanyag at ito nga ang napakalaking problema na ikinakaharap ngayon ni Annalyn kasi nga bago umalis ito o lumabas si Lolo Pepe sa kwarto ni Dr. Tanyag ay sinabi niya na may tumulak nga sa kanya doon sa hagdan sa fire exit station at yun nga ang pangalang Annalyn ang kanyang nabanggit. Kaya naman malaki ang pagdududa ni Lolo Pepe sa ginawa ni Annalyn. Kaya naman masayang masaya naman ang magnanay na itong si Moira at Zoe kasi nga napagtakpan ang kanilang kriming ginawa dito kay Dr. Tanyag. Pero ang tanong nga ay hanggang kailan nila matatago ang krimen na ginawa nila at ang napakalaking sekreto na kanilang tinatago na ayaw nilang malaman ni Dr. RJ o ni Dr. Tanyag. Pero sa ngayon ay hindi natin alam, baka nagkukunwari lang itong si Dr. Tanyag na wala siyang maalala para malaman o alamin kung ano pa ang mga sekreto o masasamang balak nitong si Moira at Zoe sa kanya at sa kanyang pamilya. Kasi ilang beses na nangyari na nasa panganib nga ang buhay ni Annalyn dahil sa mag-inang ito. Kasi nga ayaw na ayaw nila mapunta ang kayamanan ni Dr. Tanyag na siya yung tagapagmana nga sa hospital na pinagtatrabahuan nila. At ito nga si Annalyn at tsak na mapasakan niya ang kanyang kayamanan. At dito ay hindi rin matanggap-tanggap ni Zoe na hindi siya anak ng kanyang daddy kung saan na mahal na mahal niya ang kanyang daddy at mas mahal niya ang kanyang daddy RJ kaysa kanyang mami. Pero yun nga ang napakalaki revelasyon ay hindi niya pala tunay na tatay itong si Dr. Tanyag at yun nga ang tinatakwil o kanilang kinakalaban lagi at inaapi na si Annalyn ay siya palang tunay na anak ni Dr. RJ. Kaya nga naman ginawa nila ang lahat para mawala sa landas nila itong si Annalyn pero yun nga ay hindi sila nagtatagumpay kung ano man yung plano nila
Kaya naman, nang malaman nga ni Dr. Tanyag ang mga malaking sekreto na tinatago ni Zoe at ni Moira, ay kinumpronta niya nga itong si Moira doon sa fire exit at dahilan nga nang naitulag nga ni Moira itong si Dr. Tanyag at nalaglag nga doon sa hagdanan. Pero yun nga ngayon ang kinakaharap ni Annalyne kung paano niya maipapaliwanag kay Lolo Pepe at mapapatunayan na hindi siya ang may kasalanan o hindi niya kayang gawin yun yung pagdulak sa kanyang tatay RJ sa hagdan. Kasi ngayon ang pinapaniwalaan ni Lolo Pepe kung ano yung mga sinasabi nitong si Dr. Tanyag. Kaya naman hintay na lang natin kung ano nga ba ang magiging resulta o ano pang magiging revelasyon dito sa abot kamay na pangarap. Kasi nga napakaganda na ng palabas na to, marami nang nangyari, marami nang mga sikreto na unti-unti nang nabubunyag, lalong-lalo na ang mga krimen na iginawa nitong si Moira at lalong-lalo na dito sa katauhan nga ni Zoe na hindi pala totoong anak ni Dr. Tanyag. Hindi natin alam kung sino nga ba ang totoong tatay nitong si Zoe. At dito kasi nga ay binalaan na nitong si Lolo Pepe, itong si Moira at si Zoe na kung pipirma nga sila sa DNR na yon ay hinding-hindi sila makakatanggap ng anumang mana kahit 5 ay wala siyang matatanggap at itatakwil nga itong si Zoe at si Moira. Kaya naman mahintay natin ang kapakapanabik na mga mangyayari kung ano nga ba ang resulta o magiging lusot pa ni Zoe at ni Moira kung sakaling bumalik na ang alaala ni Dr. Tanya at malaman niya ang katotohanan na si Zoe ay hindi niya anak at yung totoong may kinalaman kung bakit siya na ospital at nawala ng memorya ay walang iba kundi yung asawa niyang si Moira. Kaya naman hintayin na lang natin kung ano nga ba ang mga susunod na kabanata. Nakakaabangan ng lahat kasi nga napakaganda na ng palabas nitong abot kamay na pangarap.